malilimutan mga pagsubok na ating naranasan. Nalampasan ang di namamalayan. Ang panalangin ng bawat isa, gumagawang makapangyarihan. Sama-sama, hawak kamay, at inangmasta ang kinang ng pag-asa. Tunay na kaganda ng ibang pagdiriwang, nagdadala ng kaliwanagan, nagbibigay pag-asa sa bawat ilala. Ito sa labi ng bawat isa ay nakikita daylights and sunsets and midnights in color.
sabihin ng Panginoon, this is Grace in the Manger, ang Simbang Pasko program sponsored by Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. At sa mga pagkakataon pong ito, bahagi po ng programang ito ang iba't ibang mga patotoo. Patotoo ng binagong buhay, pinagaling, pinagpala at nakaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, iba't ibang karanasan, ngunit ang lahat ay nagpapakita ng kagandahang loob ng Panginoon. At sa mga sandali pong ito, nais ko pong ipakilala ang ating pong patotoo mula po sa Local Church of Singapore, ang kapatid na Jeneline Alejandro. Sister Jeneline, good evening sa iyo. Good evening po, Presbyter Raquel, at sa ating mga manunood sa gabing ito, isang pinagpalang gabi po. Biyaya po ng Panginoon na isa po ako sa makabahagi upang may patotoo po ang aking buhay sa gabing ito. Praise the Lord. At alam namin, Sister Jeneline, na ang pagpapala ay magiging karanasan ng ating mga televiewers habang pinapakinggan nila ang patotoo ng iyong buhay. Amen po. Biyaya po ng Panginoon. Ang ipatotoo ko po sa gabing ito, ang karanasan ko bago po ako na convert sa iglesia na Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch. Ako po, Pastor, ay lumaki po sa isang pamilya na naniniwalang may Diyos. Pero hindi po talaga malalim yung pagkaunawa. Yung pamilya po namin, malaki po, siyam po kami magkakapatid. Yung papa ko po, naniniwala lang siya na, ay pag sumamba, okay na. Tapos sabi niya, wala naman daw kasalanan, bakit magsisimba? So yung parang pagsisimba namin is, sisunal lang siya. Na kung saan dong may okasyon, like example, bagong taon. So sasabi yun yung papa namin na, sige simba po tayo doon sa church na malayo pa po, magta-travel pa po kami ng 2 to 3 hours. Tapos aakyat pa po kami niyan sa bundok para po makasamba lang doon. So, yung lumaki po kami sa pamilya na parang yung paniniwala namin sa Panginoon, hindi malalim ang pagkakilala. Na parang marami din ako mga question noon, bakit ganun lang yung pagsamba, bakit ganun lang yung sinasabi ng papa namin. So, ibig sabihin, Sister Jeneline, yung mga pagkakataong na yon, oo, may tinatawagan kang Diyos. May pinupuntahan kang lugar para gumawa ka ng pagsimba. Pero kung sino siya, kung ano siya, hindi ganun kalalim. Opo, Pastor. Yung nananalangin ako, kasi yung buhay namin, hindi naman kami mayaman, hindi naman kami mahirap, nasa average lang po yung buhay namin. Pag nananalangin ako, example, may nagkakasakit sa pamilya namin, yung mayroon akong pagdududa, I mean, yung naki-question ko din yung sarili ko na, may sasagot po ba sa panalangin ko? May Diyos po ba talaga? Kasi minsan, pag mananalangin ka na hindi natutugon, mapapa-question ka talaga na, may Diyos po ba talaga? So parang hindi ko alam na kapag mananalangin ako, may tutugon po ba sa akin? At Sister Jeneline, nabanggit mo minsan sa akin na dumating yung pagkakataon talaga na isa sa family member, ang kapatid mo ay nagkasakit. Opo, Pastor. Dumating po ang time noon na during elementary school pa lang po ako noon na may nangyari pong trahedya sa pamilya namin na nagkasakit po yung kapatid ko, which is kailangan po siyang dalhin sa hospital. At na-admit po siya doon ng almost 1 month. Tapos halos lahat ng resources namin sa pamumuhay. Yung marami po kasi kami mga alagang baka, baboy, tapos ang papa ko po yung pangingisda. So parang yung buhay namin nga average lang po siya. So nung nangyari po yun, lahat naubos po. Na parang bumalik kami sa zero. Yung pati yung papa ko na parang gumagapang na siya sa paghahanap buhay para maitaguyod lang yung pamilya namin. So parang ang hirap po, kaya sabi ko, bakit po nangyayari to? Yung palagi pong may question po talaga sa isip ko. At that time, wala din parang sagot na maapuhap ka. Though you are questioning why, pero yung sagot hindi mo makita kung nasaan. Opo. Yung marami po talagang question.
So, ang nangyari na yon na naghihirap na nga po kami. So, nag-aaral pa kami noon. Marami kami magkakapatid. So, kailangan na paaralin yung isa, paaralin yung kasunod. So, ikaw na nasa baba, parang nakikita mo yung sitwasyon ng pamilya. Tulad ko, nung nakita ko po yung sitwasyon ng pamilya ko na halos nakikita ko yung hirap ng papa ko sa pagtatrabaho. So, nagpursigi po ako na gusto ko makatapos ng pag-aaral. Gusto ko na kahit hindi po ako suportahan ng pamilya ko, kaya ko patapusin ang sarili ko. So, nag-decision po ako na sabi ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko by self-supporting po. So, nag-working students po ako. Tuwing summer, nagtatrabaho po ako para po masuportahan po yun ang pag-aaral ko. At sa awa naman po ng Panginoon, natapos ko po yung pag-aaral ko sa tulong po ng sarili kong sikap po. So that time, kung titingnan ko yung flow ng testimony mo, you were that strong na parang sa tingin mo kaya mong gawing lahat. Opo. Kasi kung tayo, no, bilang damdamin ng isang anak, pag nakikita mo yung sitwasyon ng pamilya mo, yung parang yun din po yung nagmo-motivate sa'yo na kaya mo to, kahit mahirap, kaya mo to. Kasi yung damdamin ng isang anak na pag nakikita mo yung naghihirap yung magulang mo, ikaw na lang yung gagawa. Kahit hirap ka na, pero kailangan mong gawin. Kasi nga, kailangan. So ang nag-drive talaga sa'yo para magpursige and to stand strong, kahit alam mo mahirap mag-working student, college ka that time, ay yung pagmamahal mo sa mga magulang mo, sa family mo. Amen po. Yes po. So ano nangyari after noon? Nakapagtrabaho po ako sa factory bilang isang factory worker. 6 months lang po yon. Tapos dahil din po sa mga kasamahan ko sa trabaho, nagyayaya na pag off day, tara, inuman tayo, gala tayo. Doon na po na may nangyaring isang trahedya sa buhay ko na siyang nagbago ng lahat. Na siyang naging dahilan para yung pangarap ko sa buhay ko, pangarap ko sa pamilya ko, ay parang nawasak. Pwede mo bang sabihin yung trahedyang nangyari sa buhay mo na parang lahat ng pangarap mo, ibinuwal niyang lahat? Kasi po, nung one time na nag-party-party po kami ng mga kasamahan ko sa trabaho, meron din po silang mga sinama na mga ibang tao na hindi po namin katrabaho na nag-iinuman kami hanggang sa nalasing na hindi na po namin nalaman kung ano na po yung nangyayari. At that time, I'm only 19 years old. So, sa isip ko, wala lang naman yun, inom-inom lang naman, pero may nangyari pong hindi maganda. Nasa sobrang kalasingan, na may nakilala po akong isang lalaki, na mayroon pong nangyaring hindi maganda sa amin, na nagbunga po ng aking pagbubuntis. Kaya sa edad po na 19 years old, nabuntis po ako, tapos yung lahat ng pangarap ko na gumuho na siya, dahil sa wala nang magawa. Dahil no choice na, dumating na siya. So, sumama po kami. Sumama po ako doon sa lalaki. Nagsama po kami nang hindi kami kasal dahil nga po buntis na po ako noon. Pero paano tinanggap ng mga magulang mo yung pangyayari? Nung malaman nila na nabuntis ka, paano nila tinanggap yung sitwasyon? Nung una po, nung nalaman kong buntis na po ako, hindi pa po ako nagsabi sa magulang ko, dulot po ng takot na iniisip po baka po ma-disappoint sila. Na yung magulang ko po kasi, nung nag-graduate po ako ng college, umaasa na sila na ako po yung magiging daan para guminhawa po yung buhay namin. Pero bigla pong nasira dahil nga po sa isang kasalanan na hindi naman po sinadya. Kaya nung nalaman ko na kailangan po talagang malaman, so tumawag po ako sa mama ko, nung nalaman niya na nabuntis nga ako, naiyak po talaga sila ni Papa.
Kaya sabi na lang ng mama, sige, andyan na yan. Tanggapin na lang. So after na sumama ka dun sa lalaki, paano mo ngayon binuo yung parang nasira mong pangarap knowing na buntis ka na, magkakaroon ka na ng baby, at ito yung pamilyang itinatayo mo? Nung nagsama na po kami ng tatay ng pinagbubuntis ko, na sa isip ko, okay na to. Siguro ito talaga yung plano para sa akin. Yung ito na po siguro yung destiny ko. Yun na lang po yung nasa isip ko. Pero hindi ko po lubos akalain na magiging resulta pala yun ay impyernong buhay. Na hindi ko inaakala na yun yung magiging karanasan ko. Yun yung magiging buhay ko kapag kasama ko siya. Sister Janeline, yung sabihin mo na impyernong buhay, I think that's the worst descriptive word that you can use. Bakit mo nasabi impyernong buhay? Kasi impyernong buhay po talaga siya. Kasi naranasan ko yung magutom. Naranasan ko yung sa isang araw, isang beses lang kami makakakain. Uuwi yan siya sa bahay, lasing. Magtatrabaho yan siya, parang pa-wither-wither lang. Na kung may project, may trabaho. Kung walang project, standby sa bahay o di kaya makipagbarkada. So lagi siyang umuwi sa bahay ng lasing, dala ang barkada niya. Tapos ako gutom sa bahay hanggang sa naipanganak ko na po yung anak ko. Na naranasan ko pong mamulot ng bakal para may ipakilo lang, para may makain kami ng anak ko. Na halos yung kanin, lagyan na lang namin niya ng toyo or mantika para may makain kami ng anak ko. Yung gatas naman ng anak ko, di po ba yung bata, dapat yung gatas talaga is yung pang-baby. Pero yung nangyayari, magpapakulo po ako niya ng bigas, tapos kunin ko yung nasa taas na tubig, yung parang malapot na siya na pag kumukulo ang bigas, yun po yung pinapainom ko sa anak ko para may mainom lang siya at hindi niya maranasan yung gutom. Okay lang sa akin na tubig, basta yung anak ko na makainom po siya kahit ganun lang, maitawid lang naman yung gutom na nararamdaman ng anak ko. So yung mga sitwasyon na yun na masasabi ko na natatanong ko din yung sarili ko, bakit ganito? Ang dami kong pangarap sa buhay ko. Hindi ito yung gusto ko eh. Hindi ito yung buhay na pinapangarap ko. Hindi ito yung buhay na gusto ko. So, nung na-realize ko mga magto-two years old na po yung baby ko, nasabi ko na mag-a-apply po ako abroad. Kahit masakit, kahit iiwanan kong anak ko, sabi ko, para naman po sa kanya to. So, wala pong ideya yung kinakasama ko na nag-apply po ako abroad. Nalaman niya na lang nung on the next day flight ko na po. Tapos iniwan ko po yung anak ko sa kanya. Pagdating ko po dito sa Singapore, 6 months po walang cellphone. 6 months po kasi ang salary deduction noon ng mga domestic helper. So 6 months po akong walang communication sa Pinas. Hindi ko po nakakausap yung kinakasama ko at yung anak ko. Nung nagka-cellphone na po ako, nung nakausap ko na po siya, sinabi niya na po sa akin na pinadala niya po yung anak ko doon sa parents niya, sa lugar nila. Na which is okay lang naman sa akin. Okay lang kasi sabi ko kako doon maaalagaan yung bata habang siya ay naiwan doon sa lugar na tinitirhan namin para po na magtrabaho. So noong mga unang taon ko dito, buwan dito sa Singapore, okay pa yung pagsasama namin. Parang buo pa yung pangarap ko sa pamilya namin. Kasi ang purpose ko po talaga ng pagpunta ko dito is yung mabuo yung pamilya namin, makapagpakasal kami,
Sabi ko nga, 2 years lang eh. 2 years lang ako magtatrabaho dito sa Singapore. Tapos uuwi na ako para buuin po yung pamilya ko. Kaya nga, okay pa siya ng 1 year. Pero on a second year, doon na po, na biglang dumating na naman po yung masasabi nating pagsubok sa bilang isang magkasama or sa isang pamilya. Nung nalaman ko po na may kinakasama siyang iba doon po sa tinitirhan namin. Nung nalaman ko po yun, yung parang binuhusan po ako nung malamig na tubig. Sabi ko, ito na naman ba, Panginoon? Bakit? Yung lagi na lang ako may question. Bakit ganito yung nangyayari? Sabi ko, hindi naman ako totally masama eh. Yung gusto ko lang naman eh, nabuo yung pangarap ko. Yung pangarap ng magulang ko, makatulong ako sa kanila. Yun lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko lang namang bumawi. So paano? Paano ang reaksyon ng kinakasama mo nung alam niyang, malaman niya na alam mo na humingi ba siya ng sorry? Mayroong nangako ba siya na hindi niya uulitin? Paano siya nag-react doon sa pangyayari nung malaman mo? Nung kinonfront ko po siya, totoo po ba na mayroon na nga po siyang kinakasama? So umamin naman po siya sa akin. Sabi niya naman, sorry, dahil nangungulila siya, wala yung anak niya doon, wala ako doon. Kaya nagawa niya po yun. Pero yung sabi ko sa kanya, kung saan ka masaya, okay lang. Pero sa akin, yung parang yun po yung nagiging rason na parang isa na namang naging dagok sa buhay ko yung dumating. Na parang hindi ko talaga lubos ma-imagine na mangyayari po sa akin yun. Nung dumating po yung pagsubok na yun, Pastor, naisipan ko pong kitilin yung buhay ko. Na sabi ko, ano po ba yung saysay ng buhay ko? Bakit ganun? Yung simple lang naman ang hinihiling ko eh. Ang makatulong ako sa pamilya ko, mabuo ang pamilya ko. Pero bakit ganun? Pero nung time na iniisip ko po na magpapakamatay, bigla pong pumasok sa isip ko yung anak ko. Sabi ko, hindi, kaya ko to para sa anak ko. So nung tuloy po yung pagpapadala ko ng pera, na hindi ko pala nalalaman na hindi pala nakakarating yun sa anak ko. Na nalaman ko na lang nung tumawag yung nanay ng kinakasama ko sa akin na pinagsasabihan ako po ng mga salita na halos hindi makain ng aso, na wala kang silbing nanay. Nagpunta ka dyan sa ibang bansa para maglalandi. Pumunta ka dyan sa ibang bansa para maghanap lang ng iba. Pinapabayaan ko na daw po yung anak ko. Which is, wala po talaga akong kaalam-alam na yun na po pala ang nangyayari. Na yung anak ko pala, nagugutom na. Hindi ka ba nabigyan ng pagkakataon ng parang biyanan mo na ipaliwanag ang side mo? Para makita niya na ang dahilan talaga ng pagpunta mo sa Singapore ay dahil sa pamilya mo, dahil sa anak mo. Hindi po talaga, Pastor. Yung the way niya po ako kinausap, the way niya po akong minora, the way niya po ako na trinato. Yung parang malalaman mo talaga na yung galit sa puso nila na naging pabaya nga daw po akong ina, which is wala po talaga akong ideya na yun na po yung nangyayari. Kaya po, nung narinig ko po yun, feeling ko talaga, bakit ako pa yung parang may kasalanan? Bakit parang ako pa yung inaapi na parang ako nga po yung gumagawa ng paraan para mabuo po yung pamilya namin? So nung narinig ko po yung mga salita, yung bilang nagdilim po yung paningin ko, na parang hindi ko na rin po napigilan yung damdamin ko. Na sobrang ramdam ko talaga yung pang-aapi nila. Kaya nasabi ko po na
magsisisi din kayo. Nasabi ko po na makakaganti din ako sa inyo. Sabi ko, gagapang kayo. Ibalik niyong anak ko. Kunin ko yung anak ko. So yung naging problema po, ayaw po nilang ibigay yung anak ko. Sabi nila, bayaran mo yung isang taon na pag-aalaga namin sa anak mo bago mo makuha. So isa na naman problema, saan po ako hahanap ng pera? Saan po ako hahanap ng tulong para po makuha ko po dong anak ko? Nung kinausap ko po yung employer ko, ang biyaya po doon, sila po yung gumawa ng paraan. Binigyan po nila ako ng pera pampadala, pambaya doon sa nanay ng kinakasama ko, at saka po sa pamasahe para po maihatid yung anak ko sa amin. Sister Jeneline, nung time na bigkasin mo yung parang sumpa sa biyanan mo, that time, for sure, punong-puno ng galit ang puso mo. Punong-puno ng poot ang puso mo. Ito bang mga pangyayaring ito after na makuha mo uli ang anak mo? Naging maayos ba ang buhay mo dito sa Singapore? Paano ka namuhay after nito? So, after ko po nakuha yung anak ko, nasa side na po siya ng parents ko, tapos ako naman po dito sa Singapore. Yung naging buhay ko po dito after ng incident na yon, parang nawala na po ako ng saisay. Yung buhay ko parang wala na siyang patutunguhan. Kasi sabi ko, ano pa ba ang saisay ng buhay ko? Na halos lahat naman, parang hindi naman umaayon sa plano ko. So naging pariwara po ako, Pastor. Yung buhay ko dito, ang ginagawa ko tuwing off ko, sumasama po ako sa mga kaibigan ko, nagpupunta ng diskuhan, pupunta ng park, nagpa-party-party, nagiinuman. Kasi nagiging ano po ako eh, sa lahat ng sakit o pagsubok na yun, parang naging selfish po ako na hindi ko na po iniintindi yung anak ko, wala na po akong pakialam sa pamilya ko. Parang naging makasarili po ako. At sa tingin ko, that is your way to cover up yung galit, yung lungkot, yung betrayal na naranasan mo. Ito yung parang sa tingin mo tama, that time, na magkakaroon ka ng somehow happiness. Pero tanungin lang kita, Sister Jeneline, may nakita ka bang peace of mind or kasayahan nung panahong ito na ang buhay mo napapariwara? Wala po. Kasi after na yan, sa isang buong linggo, magsasaya, mag-iinuman, magdidiskuhan. Pero pag uwi sa bahay, back to normal. Yung iniisip mo naman yung problema mo. Kaya walang kakapayapaan. Yung tawag doon, yung parang wala ka talagang... Parang nakalutang. Opo, yung parang walang saysay ang buhay, walang direksyon na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Yung parang ang dilim talaga yes. ng buhay ko po. Sister Jeneline, noong panahon na yon, when your life was in complete darkness, there was no peace, there was no joy, paano dumating ang Panginoon sa buhay mo? Yan po ang napakalaking biyaya po talaga na masumpungan po ako ng Panginoon. One day po, nasa school po ako, nagsusundo po ako ng alaga ko. May lumapit po sa akin na isang babae. Sabi niya sa akin, "Hello po, ate, pwede po ba kayong naming maimbitahan sa aming church anniversary sa July 17 sa amin po, doon po sa my orchard." Sabi ko, napa-question ako, bakit may ibang relihiyon? Kasi ako po kasi talaga, Catholic. Katoliko po ako. So, nagsisimba po ako dyan sa Tupayo. Na simba naman na parang hindi samba. Kasi nga po, hindi ko po talaga kilala ang Panginoon noon. So, nung inimbitahan niya po ako, sabi ko, why not? Sabi ko, bakit hindi ko kaya itry? Mm-hmm.
So sumama po ako doon sa kanya sa church anniversary ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Tapos nung ang mensahe noon si ang mahal na Presbyter Leticia Ferriol, nung nabanggit niya po yung second coming, nung nabanggit niya po yun, babalik si Kristo, yung parang nang, yung isip ko, sabi ko, ha? May pagbabalik po pala. Sabi ko, ha? May second coming po pala. Yung parang, para po akong, ano, naliwanagan. Sabi ko, bakit, ano, ano to? Anong relihiyon to? Bakit may ganung mga pag, ano, pagtuturo? So, naging curious po ako nga na may second coming. So, nung, on the next Sunday, sabi niya sa akin, sama ka po sa simbahan, simba po tayo Sunday. Sabi ko, sige po, wala po talaga akong pag-aalinlangan na sumama po talaga sa pagsamba. Kasi na-curious na po ako, may mga question na po ako na bakit ganun, may second coming. Sabado po, may outing po yung employer ko at kasama po ako doon. So on the next day, Sunday na po siya. Nag-message na po yung kapatid na yon. Sabi niya, Sister Jen, alis na po tayo, punta na po tayo sa chapel. So sabi ko, ay hindi na po ako sasama kasi sobrang sakit po talaga ng katawan ko noon. Yung parang pagod po ako. Sabi ko, next time na lang po sis, next time na lang po ako sasama sa chapel. So parang nalungkot po siya. Pero sabi niya sa akin, sige lang po, pray lang po tayo. Mamaya wala na yung sakit na nararamdaman mo. Then after mga 1 hour siguro after, yung parang gumaan na po lang pakiramdam ko. Yung wala na po akong naramdamang pagod. Wala na po akong naramdaman na panghihina ng katawan. Sabi ko, sige po sis, sama po ako. Nung nakarating po ako dito sa church, sa lokal ng Singapore, doon ko po lalong naunawaan na mayroon po pala talaga ang second coming. Kung babalikan ko po yung mga, ano, mga nakaraang taon na ng buhay ko na parang walang saisay, na realize ko po kung gaano katagal, gaano kahabang panahon ang nasayang ko bago ko nasumpungan ng Panginoon. Nung araw na din niya on, nung nagbunta pa ako dito, nung nagpatanggap, sinasabi, sino ang gusto ng may malinis na budhi? Sino ang gusto na tanggapin si Kristo? Bagong buhay, sino ang gusto magbagong buhay? Hindi po ako nag-alinlangan. Tinanggap ko agad si Kristo. At nagpahugas po ako ng aking kasalanan. Praise the Lord. Sister Jeneline, alam ko na ang anumang bagay, lalo na ang kaligtasan, it's not an accident, it's not a coincidence, it's God's perfect plan. Amen. Matapos mong matanggap ang pagliligtas ng Panginoon, nanatili ba yung galit sa puso mo, yung puot sa puso mo sa mga taong gumawa sa iyo ng masama? Yun po ang biyaya ng Panginoon na kapag may Diyos ka na sa buhay mo, na kapag nalaman mo na na totoo na po yung nalalapitan mo, kilala mo na kung sino yung dinadalanginan mo, andun na yung sa puso mo yung payapa, andun na yung sa puso mo na yung parang nakita mo na yung ang liwanag, na parang sa lahat ng problema sa buhay mo, sa lahat ng naging pagsubok mo, na-realize mo na may plano ka para sa buhay mo. May plano ka para sa sarili mo. Pero mas higit po pala ang plano ng Panginoon. Simula po na na-convert po ako sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Doon ko po naranasan ang kapayapaan ng puso, ang peace of mind. Doon ko po na naranasan na magpatawad sa lahat ng nanakit sa akin. Sa lahat ng nang-api sa akin, ako na po mismo yung gumawa ng paraan na kausapin po sila. Nasabi ko, kalimutan ang lahat ng mga masasakit na salita, kalimutan ang lahat ng masasakit na mga bagay, kasi yung Jeneline noon na walang Diyos sa buhay, ay iba na po yung Jeneline ngayon na naging bagong buhay dahil sa biyaya ng pagpapatawad at kaligtasan na natanggap ko sa Panginoon. Sister Jeneline, alam ko na banggit mo sa akin minsan na nilapitan ka rin ng biyanan mo at humingi ng patawad sa iyo. But that time, hindi mo ibinigay.
Bakit sa pagkakataong ito, hindi niya hinihingi, pero ikaw ang gumawa ng paraan para patawarin sila? What made you decide for it? Kasi po, Pastor, nung na-convert po ako sa Fourth Watch, sa Pentecostal Missionary Church of Christ in a Fourth Watch, doon ko po na pakinggan sa mga salita ng Diyos na laging pinapangaral ng mga manggagawa na tayo nga, I mean, sino ba ako? Sino ba ako para isa sa kahabagan ng Panginoon? Na parang iniisip ko kung gaano ako karumi, gaano ako kamakasalanan, na sa lahat ng mga masasakit na salita na pinagbitawan ko doon sa nanay ng kinakasama ko, na tayo po pala na nakatanggap ng biyaya ng pagpapatawad ng Panginoon, dapat din po pala natin na magpatawad. Kasi kahit gaano tayo karumi, kahit gaano tayo kamakasalanan, ang Diyos pa rin ay hindi tumitingin sa naging kasalanan natin noon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung kung gaano ka kasinsiro, kung gaano ka willing magpabago sa Panginoon. Dahil once willing ka magpabago sa Panginoon, doon na po pumapasok yung magpapatawad ka dahil pinatawad ka din ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, Sister Jeneline, dahil naunawaan mo yung Diyos na banal, na kung tutusin, He is holy and He is not need of man. Pero yung Diyos na banal na nagpatawad sa kagaya nating taong makasalanan is giving you all the reasons para magpatawad din sa iba. Amen po. Dahil tunay na ang Diyos nga, pinatawad ka, tapos hindi niya na iniisip yung kung ano pa yung mga nagawa mong kasalanan. Ikaw pa kaya na tao. And that is one of the golden rules. Amen. Do unto others what you want others to do, amen, unto you. Amen. At dahil ginawa ng Diyos, it's but awful. It's natama lang, it's proper na tayo'y magpatawad din ng iba. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Mga minamahal naming televiewers, sa mga pagkakataong ito, maaari nasasaktan tayo sa buhay. Maari may panahon at pangyayari na nasusugatan tayo. Bunga ng mga taong gumagawa sa atin ng masama. At minsan ang isip natin ay gumanti. Pero kapag maranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos, ang paglilinis ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon, kaya din natin magpatawad sa iba. At ito ang kahulugan ng Pasko. Ito ang katuturan ng Pasko. Na tayong makasalanan ay pinatawad ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, more than 2,000 years ago, there in a manger, the great grace is given before mankind. Ang tao ay binigyan ng kaligtasan. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang Grace in the Manger. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tunay na kami ay hindi karapat-dapat sa iyong presensya. Kilala mo kami at ang aming maraming kahinaan. Kami nagkulang, kami nagkasala. Ngunit salamat muli ngayong umaga na harap namin ang aming sarili sa iyong kagandahang loob. Sa iyong kabutihan sa bawat isa. Na kami, sa kabila ng aming karumihan, pinili mo kami bilang anak mo. At salamat dahil sa Pasko, binigyan mo kami ng pagkakataon. Binigyan mo kami ng pag-asa na noon kami ay walang kakanyahan, walang kaligtasan, walang pag-asa. Ngayon, mayroon na. Salamat, O Diyos, ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na siyang umako ng aming maraming kahinaan, ng aming maraming kasalanan, at ikaw, O Diyos, ay nahabag sa bawat isa. Minsan pa,
maaninag namin ang iyong kagandahang loob sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dahil naranasan namin ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. At minsan pa, aming maalaman ang tunay na diwa ng Pasko. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. The book of Luke, chapter 2, and we begin in verse 15 to 20. 15 to 20. At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapa sa langit, ang mga pastor ay nangag-usapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem. At tingnan natin itong nangyari na pinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Dadapuat, iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito at pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. At nangagbalik ang mga pastor at nililuwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Today's message is the part 2 of the study of the characters of Christmas. For Christmas is experience. And these are the first people who experienced Christmas and how we can experience Christmas in their characters and in their life. This message is called, Kapatid, You're Invited. As you can say to the one next to you, Kapatid, You're Invited. Yes, you are invited to the greatest event of mankind that happened 2,000 years ago. Yes, you are invited because up until now, the heavens are still rejoicing. For one person who repents from their sins, at kung ang Diyos ay naparito upang magligtas, hanggang ngayon, ang Diyos ay nagliligtas pa rin. And just as the Bible said, to whom His favor rests, this is the promise of the Lord. And the greatest thing about the Lord is He's not a respecter of man. No matter who we are, who you are, what we have done in the past, the Lord sees you for who you are going to be. Ang Diyos ay tunay na mabuti sa bawat isa sa atin. Ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng tao ay ibinigay ng Diyos. At yan ang kapayapaan. Everyone needs peace right now. Peace to everyone. Peace on earth. And what does the Miss Universe would always say? I want world peace. Because the world is at war. Is at war with each other. As the Bible said in Mark chapter 13. That nation will rise against nation. That there will be wars. There will be rumors of wars. And one of the root of wars is money. In the book of 1 Timothy and 2 Timothy chapter 3, that there will be a terrible time that men will be lovers of themselves. And when you love yourself even more, Justin Bieber said, and maybe you should go and love yourself. But it's not enough. For men is insatiable. Peace can never be attained simply by buying material things.
As a matter of fact, a lot of people do not have the peace of mind. They bought something in Shopee for a gift. They thought it was so cool and it's so great. They bought something in Lazada. They bought something in Amazon. And if kung hindi pa dumarating, tawagin nyo na ngayon. Because it's holiday rush. It's the perception. It is the picture versus reality. A lot of people think that it's shiny and it's good. But when reality sets in, when they receive that thing that they've been wanting so bad, their hopes are dashed. And that is the failure. And that is the bad thing about humanity. The bad thing about us is that we are only men and we are susceptible to errors. We are, brothers and sisters, not perfect. And when there is no perfection, when everything is in shambles, when life is harder than it seems, when the world is darker than it seems, there is no peace. Because when there is darkness, in the time of Christ, before he was born, it was already dark. They were in captivity. They have no king. It's just plain bad. But the angel of the Lord gave them a beautiful message that in that manger, wrapped in the swaddling clothes, he will be the Savior of mankind. And this is what we do, brothers and sisters. Today, I want us to know that all of us is invited on Christmas Day. Yes, you're right. Just in case you don't understand, mga kapatid, kayo ay inaanyayahan sa darating na linggo. Yes. That will be Christmas. One of these days you get lucky and you get to have Christmas Day on Sunday. Praise the Lord. Yes. But I want us to know that we are also invited today, that we are invited in Christmas. And I want us to understand what Christmas is all about. Christmas came to us. No matter who you are, this invitation is for you. I know that the one that was born on Christmas Day is the most important. Not the one of the most important. No. The one that was born on Christmas Day is the most important event, the most important birth in the history of mankind. Ang ipinanganak noong tunay na Pasko, and it may not be on December. It may not be on the Bermonts. No? But nevertheless, we are celebrating the birth of Jesus. Because once there was no hope for mankind, now there is hope. Praise the Lord. And one of the most beautiful thing is that in spite of this man, the shepherds in the field, they may not be in Bethlehem because they were asked to go to Bethlehem. They may be far away, but maybe not too far because they won't make it. But nevertheless, during this time, the Lord was able to invite such men, the shepherds who are working in the field. And brothers and sisters, alam nyo, ang pagiging pastor nung unang panahon is not a shift. It is not a pang-umaga. It is not pang-gabi. Hindi po, pag ikaw ay pastol ng tupa, wala kang karilyebo, ikaw ang nag-aalaga sa tupa 24/7. Hence, those who are taking care of the sheep. Yes, I'm talking about our modern-day pastors of the sheep. The one that is taking care of you has a 24/7 job. You know, anytime you could call your pastor and we will be there for you. By the grace of God, we in the church, we have pastors that takes care of us. Amen.
And we are thankful to the Lord because there was the model of being a pastor. The pastors of the sheep may not be everyone's favorite. They may be lowly. They may be a nobody. But who is a somebody? But brothers and sisters, I want us to understand that just like the pastors, God has a habit of calling lowly people like us. The book of 1 Corinthians 1:27 to 28, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen. And the things which are not to bring to nothing, the things that are. In 1:26, for you see your calling, brethren, that not many wise according to flesh, but men, not many mighty, not many noble are called. Truly, we may not be anybody. We may not be somebody. Maaring hindi tayo ganong kagaling at hindi tayo ganong kakilala. Pero salamat sa Panginoon, tinawag niya tayo. It is good to know that no matter who you are in that corner of the church, ngayon ka lang umatend. Maaring walang masyadong nagla-like sa post mo. You may not be as popular as other people. But I want you to know that God loves you. And He called you to be here right now. You are invited no matter who you are. And to all who are listening right now in our Facebook page, I want us to understand that the Lord is always inviting people that are part of the plan. The shepherds may not be that important. They may not be as big as they are, but the Lord needs them. And I want us to understand why the shepherds were one of the most invited. Didn't call the kings, didn't call the centurions, didn't even call Herod. He didn't call Augustus Caesar, which was the king of Rome. Didn't call the Congress. Didn't call the Senate. Didn't call the rich people of the world. He called the shepherds. Tinawag niya yung mga pastor. Bakit? Ang mga pastor ay importante dahil sila ang nag-aalaga ng tupa. Nag-aalaga sila ng kaluluwa ng mga tao. Tinawag ang mga pastor na pastor dahil tagapag-alaga sila. Because the calling of the Lord is always about taking care of the people of God. The Lord is not calling you to ridicule other people. We are not called here in the church to judge anyone. That's why sa church, bawal ang judgmental. No? Sa church, we are called to take care of one another. The one that is taking care of us is none other than the great shepherd, the good shepherd. The Lord would always characterize himself as the good shepherd. Although he is, by profession, what is he? A carpenter, just like his dad. If you grow up with a dad like a carpenter, usually that's how it is during their time. Sino sa inyo, sa Marikina, usually pag lumaki ka, na anak ng sapatero, paglaki mo, sapatero ka pa rin. Brothers and sisters, I want us to understand the reason why they were the shepherds that was called by God. Because first and foremost, they're not going in the ball. You're not going in the kingdom of Herod or you're not going in the kingdom of Rome. You were going in a manger. Manger is not an iconic place, by the way. If you go to Europe, a manger is not something that you would be in awe. What a beautiful stack of hays. Napakagandang mga kahoy ito. No! There's nothing good in the manger. Everything is just all about feeding the animals. There is nothing good there. The stench alone.
You know, it's bad enough that you are born during that time because there's no hospital. No, I don't know why they did not let Mary and Joseph in. Walang nagpatuloy sa kanila. But during that time is the worst time to be born. Why? Well, first and foremost, they're under captivity. We all know that one of the worst genocide during that time was done to kill Jesus Christ. Herod, after hearing the wise man, no, gave a decree that all children under 2 years old should be killed. That's the worst thing. There's no hospital. There's no car. And Mary and Joseph have to travel almost 100 miles from Nazareth to Bethlehem. Not in a car, but in a donkey. And you don't know. Along the way, there are wolves, there are bears, there's many bad things. And the worst thing to fear are men. That's a difficult time. But nevertheless, they were in a manger. How much worse could it get? But thanks be to God, the shepherds are not offended. You see, sometimes the Lord invites us, and we hope and pray that we are not offended. I hope that we are not offended going to church. Because sometimes in the church, you see the people that is not your favorite. I know you have favorite BFFs. Sometimes the service is long. Sometimes it's hot in the church. Sometimes you don't like what you eat in the church. Sometimes you don't like the sermon in the church. But nevertheless, the Lord invites you because when you are invited, the Lord wants you to see something. When you are invited, you have two choices. Let me tell you before we end, the shepherds has two choices. It's either watch the show, watch the beautiful praise and worship of the angels. It's not every day, hindi araw-araw, na ang langit ay bumubukas. Hindi araw-araw nagpapakita ang magaganda na anghel. But I want us to understand that the shepherds chose not to watch the angels, but to go for the reason why we are celebrating. Mga kapatid, salamat dahil ngayon hindi tayo dumalo para makapanood ng kung anong praise and worship and a beautiful special number and a beautiful lights who among you can actually appreciate our stage. Well, there's a lot of glitters, there's a lot of, it's parang Christmas na Christmas. No? But don't come because of that. Come because why we are worshiping. But you know, brothers and sisters, I want us not to miss Christmas. But don't come simply because you're gonna watch. Come in that you may see the glory of God. And this is what it does. The shepherds in the field are not there para manood ng YouTube. The shepherds are not there to watch their favorite TikTok characters. No. The shepherds are there to take care of the sheep. But the angel of the Lord came to them and said, guys, stop what you're doing. Stop what you're doing. Go to Bethlehem. You know, sometimes the Lord has a habit of stopping you. I hope this Christmas, I know it's busy. Have you seen the traffic lately? Grabe ang traffic. Everybody, parang wala ng COVID. Now more than ever, people are buzzing and going in and out of malls. You go to SNR, you go to the mall, you go to Palenque, Sister Lisa, you can't see her. Bakit? Sa sobrang kapal ng tao. But I want us to understand that this Christmas, God wants you to stop whatever you're doing and go to church. Go find God.
The Lord has a habit of, hey, stop what you're doing. Stop being on the phone. Come to church. Find the Savior. Find Christ. Brothers and sisters, I hope and pray that when the Lord stops you, you will listen and you will stop, you will look and you will listen to the Word of God, that you may find the goodness of Christ. Mga kapatid, I want us to understand that the Lord did not call them for nothing. Hindi sila tinawag kung saan-saan lang. But rather, the Lord was able to elevate them, that they were just pastors, that they were just smelly people in the middle of the field who doesn't have a day off. This Christmas, take a day off. Serve God. What else? Come and see. Come and see that the Lord is good. Mga kapatid, in Psalms 34 verse 8, King David said, come and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Brothers and sisters, today you may not understand, some of you may not have seen, maaaring hindi nyo pa nakikita na naaaninag, pero alam ko na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Shepherds are not experts in the work of God. The shepherds, all their lives, have been taking care of sheep. The shepherds may not understand what it means to have Christ in their life. Pero pinapunta sila ng Panginoon sa bahay ni Maria at ni Joseph. Si Maria at si Joseph, sila ay nakakita at nakatunghay ng buhay na gawa ng Diyos. Mga kapatid, sa ganitong palad, mga kapatid, sa loob ng church, maaring hindi ka pa pinapagaling. Maaring hindi ka pa pinagpapala at hindi mo nakikita ang pagpapala ng Panginoon. Pero gusto kong lumingon ka sa iyong katabi. Look in your seatmate. Look at them. Don't be shy. Eye to eye. I want you to know that there is the true blessing of the Lord in their life. Na just in case hindi ka pa pinagpapala, tingnan mo yung katabi mo na pinagpala na. Kung hindi ka pa pinapagaling, tingnan mo yung mga kapatid sa loob ng church na pinagaling na ng Panginoon. Kung wala pa yung Christmas gift mo, tingnan mo yung mga kapatid na binigyan na ng regalo ng Panginoon. Mga kapatid, when the Lord invites you, number three, you will experience God. If the people beside you or the one next to you was able to experience God and they were saved, I want you to know that the Lord wants you to experience what it means to be saved by God. The Bible said, John 17, verse 3 to 5. Let's see. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yeso Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Can you see that? How good the Lord is. There is the glory of God. There is eternal life that you may know. Do you know what it means to have eternal life? That means you have the kingdom of God. That means you have a house in heaven. That means you have a mansion in heaven. That means forever you will be with the Lord. And this is the first-hand experience. The shepherds found out what it means to see God. Let's look at that in verse 20. The shepherds returned in Luke chapter 2, verse 20. Let's look at that. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, as it was told to them. Mga kapatid, nagpupuri sila sa Panginoon, nagdidiwang sila. No? Nagsasaya sila sa Paskong iyon. Dahil yung kanilang narinig
ay tunay na biyaya ng Panginoon. One of the best things coming to church is you get to hear the Word of God. And that this Word of God is one of the most unequivocal, unchanging things. As the world will pass away, but the Word of God will remain forever. And the promise of the Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. That the Lord is my shepherd. You shall not want. That my God shall supply all my needs according to His riches in glory, Christ Jesus. That whatever the enemy formed against me, that you turn what the devil wants for us and you turn it for good. At kahit masama ang panahon, mabuti ang Diyos. And you will be overcomers because the Lord overcomes. Mga kapatid, at ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. Bakit? Narito na ang Pasko. Narito ang kaligtasan. Iyan ang mensahe ng Diyos sa atin. And maybe the angel has a good news to them, but I want you to know that the Word of God is a better good news for all of us. Ang Diyos ay mabuti. Mas maraming pangako ang Panginoon. God has a plan for each and every one of us. You take it that you heard the good news of God. When you go to your house, when you go back to your families, when you get out of the church, make sure you tell them what you heard. Ano pa? Ang iyong nakita, what you have seen by the grace of God in the church. It's truly a time of Christmas every day. Why? You see the happenings of impossibility. Maaring sarado na ang lahat ng pinto. Maaring imposible na. Pero ngayong Pasko, salamat sa Panginoon. Ginawa ng Diyos ang imposible. At maaring tayong lahat ay nananalangin pa rin na ang Diyos ay gumagawa. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay may gagawin ngayong Pasko. At magliligtas pa rin ang tao, ang Diyos sa tao. Ang Diyos ay tunay na mabuti sa iyong mga katabi. Sila ay iningatan ng Panginoon, hindi kanina, hindi ngayon. Iniingatan tayo ng Panginoon simula sa pool. Ang Diyos ay tunay na mabuti. Ngayong Pasko, hindi lang yung narinig mo, maganda ring makita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. At ano pa? Mga kapatid, ngayong Pasko, ngayong pagsamba natin, sana hindi lang tayo dumalo at nakarinig at nakakita. Sana tayo rin naman, mga kapatid, ay makasumpong ng kaligtasan. I know that the lead is good, the light is good, the design is good. I know that the praise and worship, I know that the special number was great. But I want us to see the real reason of Christ was to be a Savior of the world. Tayo manalangin, O Diyos, kami lumalapit at nagpapasalamat dahil kami inabutan ng Pasko. Sa pagkakataong ito, tanggapin mo kami. Kami ay nagsisisi sa aming kasalanan. Kilala mo kami, O Diyos. Kami dukha, kami wala. Higit sa lahat, kami makasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos. At hugasan mo rin naman kami sa aming kasalanan. Na kami noon ay marumi, ngayon lilinisin mo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na matanggap ka. At ang aming pagtanggap sa iyo ngayon ay nangangahulugan, mayroon kaming panibagong buhay sa iyo. Ang aming buhay sa kasalanan ay wala na. At ang iyong pangako doon sa sumasampalataya ay isusulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At sa darating na buhay na walang hanggan, kami kakasamahin mo. Salamat po. Dinatnan kami ng mabuting balita. Nakita namin ang iyong kabutihan.
At ikaw, O Diyos, ang gagawa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.